Hello mga Habibi, welcome to my vlog. Hello! Pagkaingay-ingay! Nagbablog kami! Hello mga Habibi, welcome to my vlog. Ako ang pambansang Habibi na si DJ. At ngayon po tayo ay magbe-video. Ito ang aking first ever vlog. Ngayon naisip kami kung ano magandang pang-vlog for our first salvo. Ayun, naisip namin. Total kanina, makita pa pansin nyo, mayroon akong kasama itong sewing machine. Kasi kanina yung pamangkin ko ay nagpatahe. Nais namin yung mga damit nila. So ngayon, naisip ko, why not gumawa tayo ng something na kapakipakinabang ngayong panahon ng COVID-19. So, naisip namin na mag-create ng face mask. Oops! Pero teka, bago po na tayo magpatuloy, kailangan nating i-click din naman yung notification bell niyan para update kayo sa ating mga videos na i-upload ko sa ating channel. So, tayo na magsimula at ano ba mga kailangan natin para makagawa ng face mask. So, napaka-halaga na meron tayong sewing machine. Pero kung wala naman kayong sewing machine at magaling naman kayong magtahe, so pwede naman ng hand soap. So, ito na yung mga kailangan natin. Kaya naman po! So, yan. Ito na po yung tela natin. So, ito yung sample ko noong nakaraan. Nakagawa na ako kasi actually na ginagamit ko pag pupunta ako sa labas namin kasi bawal lumabas ng hindi naka-mask. So, ito, yun ang tilang tela kanina. So, ang gagawin natin dito is ikakat natin to. Kasing size na to. So, yan po, kinakat ko na siya ng almost kaparehong size. Tapos depende po sa inyo kung gaano karami kasi kung ginagawa ko is dalawang patong para po kasi makapal siya. So, yan na. Ang gagawin natin is itatahin natin tong part na to saka part na to. Okay? So, ngayon tatahin ko na siya. Po, natahi ko na yung ibabaw tsaka yung ilalim. So, gagawin natin ngayon is babaligtarin natin siya. Yan. Tapos, ang gagawin natin dyan is para malinis siya is tatahin ulit natin siya sa pinakadulong dulo niya para lang malinis yung pagkakatahi. Kasi pag ganito po, nakatanyo nakaangat yung lumulobo yung tela. Gagawin natin is tatahin natin siya sa dulo para malinis na malinis. So ito po yung kanina, tinahi ko na siya. Nakita nyo, lumipis na siya. Compared dito sa kanina na wala pa siyang tahe, nakaalsa pa siya. So tatahihin ko ulit ito para maging kamukha nito. So yan, nakita nyo guys. So ito, malinis na siya. Kapareho na lang isa. So ngayon, ang next nating step is fold natin sa gitna. Ngayon, gagawa natin siya ng plates. Ano? So yung gitna natin, so gagawin natin sa kanya. Kung nakuha mo na yung gitna niya, ipo-fold natin siya ng paganito. Yan. Ipo-fold natin siya ng paganyan. Parehong side. Tapos yung siya tatahin dito saka sa kabilang side para pag ano yan na open siya ganyan pag natahin. So tatahin ko na yung magkabilang side. So yan. So ito po, nagawa na natin. Natahin natin yung magkabilang gilid. So ngayon, titrim natin siya para pag tinahin natin mamaya is malinis siya. Kabilang side din. So
So yan, gawa na yung pinaka-base ng mask natin. So, sample natin. So, pag sinuot natin siya, so, yan ito sa kiyan mo. Pag sakat na siya, so, na-open sana ganyan. So, ngayon, ang kailangan naman is yung panglagay na sa teka niya. So, tapos sa itong base ng mask natin, ngayon nagawa tayo ng pang teka niya. So, ang kailangan natin is same na tela. Tapos takat tayo ng ganyan, kanipis. Tapos tatahian natin siya. Kaibigan ng ating finished product, and for the moment of truth, titingnan natin kung sakto sa akin, baka masigip. Tingnan natin kung sakto sa akin. Ayan, so, ayan na, meron tayong DIY face mask. Pwede rin kayong gumamit ng ibang ibang tela, hindi gumana ako ng marami. Ayan. Tapos ito, pwede mo nang gawing personalized, lagyan mo ng pangalan mo, lagyan mo ng embroidery. Tapos ito para sa mga office mates ko, ginawan ko sila. Tapos pwede ka rin gumawa ng ibang design gaya nito, kasi ito medyo mas complicated na siyang gawin na reversible. So yun. At yun ang mga habibi, tapos na natin ang ating mga do it yourself face mask. Sana natutunan, may natutunan kayo kahit konti, at sana makatipid kayo, kasi kailangan ng marami ating face mask ngayong araw na to. At sa mga hindi nag-subscribe, rating ko lang din po, just hit the subscribe note, subscribe button, and hit that notification bell para ma-update naman kayo sa lahat ng mga videos na ating pa. Kaya, yun lang. Adios! Babu! And yes, mga kambibi, bago tayo matapos, bago natin tapusin ang video ito, ay mag-shoutout muna tayo sa ating mga first ever subscribers. At maraming maraming salamat sila, kasi sila yung mga unang tatlong nag-subscribe sa ating channel. Kaya magkapasalamat tayo kay Jericho Fernandez, Lord Kenneth Tercenio, at Rohenro B. Hinese. Sila po yung mga first ever subscribers natin. Kung alam niyo po yung application na walkie-talkie, doon ko po sila unang na-meet. So, sabi nila ay shoutout daw sila kanila. So, ayan, shoutout sa inyong lahat. At another thing, shoutout din kay Sir Ricky Benedicto na ating certified Royal Yumminess. Sabi rin po siya sa mga first ever subscribers ko. At salamat din po sa aking videographer ngayon, ang aking pamangkin, si Kian Lyle Banson. Mag-subscribe po kayo sa kanya. It's Kian Banson. Tama ba? Oo, tama. Mag-subscribe po sa kanya, kayo sa kanya, Kian Banson, sa YouTube. So, yan po. Maraming salamat. And God bless us all, mga Habibi. Bye-bye. See you.